like me. They long to be close to you. Kung may mga awitin na kinahiligan ang mga nanay at tita natin, siguradong isa na sa mga ito ang mga kanta ng Carpenters. Mga awiting iduduyan ka sa ganda ng boses ng animoy anghel na kumakanta. Mga kantang kombinasyon ng hindi pangkaraniwang contralto vocals ni Karen. At sinabayan pa ng skills sa paggawa ng awitin at pagtugtog ng kapatid nito na si Richard na bata pa lang ay itinuturing ng prodigy o genius sa musika. Halika at mas kilalanin natin ang Carpenters na nasa likod ng mga awiting I Won't Last A Day Without You, Top of the World, Close to You, We've Only Just Begun, at napakarami pang iba. Alam mo ba na ang Carpenters na binubuo ng magkapatid na Richard at Karen ay nakabenta ng mahigit sa 90 million records sa buong mundo at isa sa best-selling music artist of all time? Pero bukod sa musika, sobrang makulay din ang kwento nila na punong-puno ng pangarap, pagsisikap, kabiguan, matamis na tagumpay, ngunit nakakalungkot man, eh sobrang pait din ang kwento ng buhay ni Karen. Tapusin mo ito hanggang sa huli para maunawaan mo kung bakit. So paano nga ba nabuo ang tambala na magkapatid na Carpenters? Ano ang mga pinagdaanan nila bago nila narating ang tagumpay? Ano nga ba ang nangyari kay Karen? Sasagutin nating lahat yan, pero bago ang lahat, eh shoutouts at intro muna tayo. Maraming salamat! Ang magkapatid na Richard Lynn at Karen Ann Carpenter ay nagmula sa New Haven, Connecticut sa US. Magkasundo ang magkapatid dahil sa parehas na interest nila sa musika. Pero sa dalawa, eh si Richard ang nagpakita ng talento sa murang edad. Kung kaya naman sa edad na 8, eh ikinuha na ito ng lesson sa pagtugtog ng piano. Tapos sa edad na 14, eh naging interesado na ito sa pagtugtog bilang professional musician. Kahit mahilig sa musika si Karen, eh lagi lang itong nakikita na ikipaglaro sa mga bata sa labas. Kung kaya naman, ang atensyon ng kanilang mga magulang ay nakatutok lang talaga kay Richard. Sa katunayan, lumipat ang pamilya nila sa Los Angeles noong 1963 dahil mas madaming oportunidad doon para sa karera sa musika nitong si Richard. Dito, agad itong nakuha para tumugtog sa isang simbahan para sa mga kasal at iba pa, na dito nga ay nagpakita na ng kakaibang abilidad itong si Richard. Dahil sa halip na yung traditional na musika ang gamitin, ay nire-rearrange nito ang ilang kanta ng The Beatles para gawing pangsimbahan ang tunog. Noong 1964, pumasok si Richard sa California State College kung saan ito nakilala ang kaibigan si Wesley Jacobs at ang kanyang magiging future na partner sa paglikha ng kanta na si John Bettis. Sa parehas na taon, nag-enroll naman si Karen sa Downey High School kung saan niya nakilala ang kaibigang si Frankie Chavez, isa itong drummer na nagsimula pang tumugtog nung 3 taong gulang pa lang ito. Kung kaya naman, na-inspire dito si Karen at nagsimula itong ma-inlove sa pagtugtog ng drums hanggang sa dumating nga ang punto na nakakaya na nitong tugtugin ang mahihirap na musika. Kung kaya naman, nagpabili na ito sa magulang niya ng kanyang sariling drum kit at nagsimulang magpaturo sa mga jazz players kasama na ang pagbabasa ng concert musics. Noong 1965, sa unang pagkakataon, sumali at nagperform sa harap ng publiko ang magkapatid na si Richard at Karen sa isang pit orchestra. Sa mga pagkakataon na ito, inagsimula na rin si Richard na magsulat ng mga original na compositions. Kaya sa taon ding ito ng 1965, binuo nito ang Richard Carpenter Trio kasama ang kaibigang si Wesley Jacobs at ang kapatid na si Karen sa drums. Ang magkapatid dito ang nagpapalitan sa pagkanta. Kahit na noong mga panahon na yun, inagdadalawang isip pa si Karen sa pagkanta dahil mas gusto talaga nito na mag-drums. Pero pagkalipas ng ilang panahon, nagkaroon na din ng kumpiyansa sa pagkanta si Karen. Kaya kumuha ito ng voice lesson kay Frank Poehler. Noong 1966,
Nakilala ni Karen ang session musician at bassist na si Joe Osborne nung sumama ito sa paggawa ng demo ni Richard sa studio nito. Napakanta din dito si Karen na agad namang nagustuhan ni Osborne ang boses nito. Kung kaya naman, pinapirman niya agad ito na kontrata sa sarili niyang record label na Magic Lamp Records. Tapos, pinapirma din ito si Richard sa publishing arm niya na Light Up Music. Nakapag-release sila dito ng dalawang singles na Looking for Love at I'll Be Yours. Pero hindi ito naging successful dahil na rin sa kakulangan ng promotion. Mid-1966, sumali ang Richard Carpenter Trio sa Battle of the Bands kung saan ay nanalo sila dito at nakakuha sila ng kontrata sa RCA Records. Nakapag-record sila dito ng ilang cover songs pero hindi ito inirelease ng RCA at tinanggal pa nito ang banda sa kanilang label. Ganun man ang nangyari, nagpatuloy naman si Richard sa paggawa ng musika. Malaking bagay din kasi mga idol na binigyan sila ni Osborne ng unlimited na access sa kanyang recording studio. Kaya dito na rin nabuo ang idea ni Richard na i-overdubbing ang boses niya at ni Karen para makabuo ng mas magandang harmony ng vocals. Noong 1967, umalis na ng grupo sa Jacobs kaya na-disband dito ang Richard Carpenter Trio. Makalipas ang ilang panahon, nakapagtapos ng high school si Karen, tapos natanggal naman sa trabaho si Richard at si John Betis, nagsama ulit ang magkapatid kasama ang mga college friends ni Richard at nagbuo nga ang mga ito ng bagong grupo na tinawag nila na Spectrum. Dito, si Richard ang pianist at composer, tapos sumama bilang guitarist si John Betis na nagsimula na ding magsulat ng lyrics para sa mga komposisyon ni Richard. Tapos si Karen dito ang drummer, si Gary Sim sa guitar, si Dan Woodham sa bass at si Leslie Johnston ang tumatayong bokalista. Gumawa sila ng mga demo at nagsimulang ipasa sa mga recording company pero hindi nakahanap ang mga ito dahil usong-uso nung panahon na yon ang mga rock and roll. Dahil dito, nabuo ang tensyon sa grupo at nauwi ito sa paghihiwalay ng banda. Ganun pa man, sa mga panahong ito mga idol ay medyo namaster na ni Richard ang overdubbing ng boses nila magkapatid na matagal niya nang pinapractice sa studio ni Osborne. Dito, nagpasya na lang na magbuo ng duo ang magkapatid na tinawag nilang Carpenters. Bumuo ang mga ito ng demos noong 1968 at ipinasa nila ang mga ito sa record labels. Pero mailap nun ang swerte mga idol at walang sumagot sa kanila. Ganun pa man, mayroon namang nag-offer sa magkapatid para sa isang advertising campaign ng Ford Motor Company sa malaking halaga. Tinanggap nila ito syempre, pero umatras din sila agad nung bigla silang makatanggap ng offer sa A&M Records. Dito, nakapag-release sila ng debut album na Offering noong October 9, 1969. Kabilang dito, ang mga awitin nila sa Spectrum, tapos idinagdag nila dito ang kanilang cover na Ticket to Ride ng The Beatles. Ito lang ang kantang medyo nagkaroon ng kaunting success na pumalo sa number 54 ng Billboard 100. Bumenta lang sila dito ng 18,000 copies kaya medyo nalugi dito ang kanilang record label na A&M Records. Ganun pa man, hindi naman sila binitawan ng mga ito dahil tiwala talaga ang may-ari nito na si Herb Alpert sa kakayahan ng boses ni Karen. Noong December 1969, inimbitahan ang magkapatid ni Bert Bacharach na mag-open sa kanya sa isang charity concert at dito nga naisipan Herb Alpert na i-remake na magkapatid ang kantang isinulat ni Bart na Day Long To Be, Close To You. Nung magsimula silang i-record ito, medyo nahirapan silang kuhanin ang gusto nilang output hanggang i-recommenda nga ni Herb Alpert na mag-focus sa pagkanta si Karen at kinuha nito ang session drummer na si Hal Blaine. At dito nga, nabuo at na-release nila ito bilang single noong March 1970. Follow you. Pumalo agad ito sa number 1 ng Billboard 100 at tumigil ito dito ng 4 linggo. Tapos sinundan nila agad ito ng another cover song na We've Only Just Begun. Nag-hit din ito at pumalo ito sa number 2 kasama ang dalawang singles na ito sa pangalawa nilang studio album na Close To You na naging number 2 sa Billboard 200. At kahit hindi rock band ang Carpenter ay napasama sa number 175 ang album na ito sa listahan ng The Rolling Stone sa kanilang 500 Greatest Album of All Time. Sa tagumpay na nakuha ng Carpenters, inimbitahan ng mga ito si Jacobs at ang mga dating kasama sa Spectrum para samahan sila sa kanilang mga tours. Tumanggi si Jacobs pero sumama naman si Woodhams at Sims. Dito,
Nagsunod-sunod na ang mga tours at ilang TV appearance na naging dahilan ng lalong paglaki ng fanbase ng grupo. Noong November 10, 1970, inulit nila ang pagre-release ng debut album na Offering, tapos pinalitan nila ito ng pangalan na Ticket to Ride, at sa pagkakataong ito ay bumenta na ito ng 250,000 copies. Noong 1971, panibagong cover song na For All We Know na ang original na sumulat ay Bread ang inirelease bilang single ng Carpenters. Nanalo ito ng isang Oscar at dalawang Grammy Awards. Noong May 14, 1971, inirelease nila ang pangatlong studio album na self-titled Carpenters na pumalo sa number 2 ng Billboard's Pop Album at na certified 4 times platinum ng Recording Industry Association of America. Noong 1971, marami na ang negatibong komento dahil wala umanong focal point ang banda. Nasa likod pa rin kasi ng drums kit noon si Karen, mga idol, kaya hindi nagugustuhan ng iba na hindi nila nakikita ang kumakanta. Mula dito, kinausap na nga siya ng kanyang kapatid na si Richard para doon tumayo si Karen sa unahan tulad ng ginagawa ng normal na bokalista ng isang banda. Medyo nag-alangan si Karen nung una, pero nasanay din naman ito at kinuha na lang nila si Jim Anthony bilang touring drummer. Noong June 30, 1972, inirelease nila ang pang-apat na studio album na A Song For You, kung saan nabibilang ang I Won't Last A Day Without You at Top Of The World. Pumalo ang album na ito sa pang-apat ng Billboard 200. Noong May 1, 1973, inirelease naman ang panglimang studio album na Now and Then, kung saan nabibilang naman ang Yesterday Once More at Sing. Noong November 9, 1973, nag-release sila ng compilation album na The Singles 1969 to 1973 na nangibabaw sa music charts ng US, UK at iba't ibang bansa. Nakabenta sila dito ng 7 million copies sa US pa lang at na-certified ito bilang 7 times platinum. Noong 1974, nag-focus lang sa touring ang magkapatid at ayon kay Richard ay wala umano silang panahon para makagawa ng bagong album ng time na yon. Noong June 6, 1975, inirelease ang pang-anim na studio album na Horizon, kung saan nabibilang naman ang mga kantang Please Mr. Postman at Only Yesterday. Naging matagumpay ito sa UK at Japan at naging best-selling album pa ito ng 1975. Pero ganun pa man, hindi nito nakuha ang success ng mga naunang album sa US dahil kahit na certified ito bilang platinum, pumalo lang naman ito sa number 13 dito. Noong June 11, 1976, inirelease nila ang pangpito nilang album na A Kind of Hush, kung saan nagsimula nga dito, mga idol, na magkaroon ng addiction si Richard sa sleeping pills, at ito rin ang pinakaunang album na hindi na si Karen ang nagdadrum sa studio. Ganun pa man, ito rin ang pinakaunang album na hindi naging platinum sa US. Noong September 23, 1977, nairelease naman ang pangwalong studio album na Passage, na tulad ng mga nauna, malakas siya sa ibang bansa, pero ito ang pinakaunang album na hindi umabot sa gold status man lang sa US. Noong 1978, nalulong si Richard sa isang party drug na Quaaludes, kaya naisipan itong tumigil muna sa pagtutur para ayusin ang kanyang sarili. Hindi na ito nakasama sa tour nila sa UK, kaya si Karen lang at mga touring musicians ang tumugtog dito. Kaya kumalat ang balibalita na may problema ang magkapatid na itinanggi naman ni Karen. Noong 1979, tuluyan nang nagparehab si Richard na tumagal din ng 6 linggo. Pagkatapos nito, nagpasya pa rin ito na magpahinga sa loob ng 1 taon. Sa mga panahon ding ito, mga idol, napansin na ni Richard na mayroong anorexia nervosa si Karen. Isa itong eating disorder, mga idol. Sobrang payat na kasi ni Karen nung panahon na yon na nahahalata na rin ng mga fans at lahat ng nakakakita sa kanya. Sa takot nitong tumaba, kung ano-ano na lang ang ginagawa nitong hindi healthy na diet. Pero itinanggi naman ito ni Karen, at dahil ayaw nitong tumigil sa pagkanta, tapos ayaw din itong magpatingin sa doktor tungkol sa kanyang kondisyon, inagpa siya ito magsimula ng solo album. Dito ay nagsulat ng kanta si Rod Temperton para kay Karen, pero nagpa siya ang dalaga na hindi ito i-record. Kalaunan, mga idol, si Rod Temperton ay naging collaborator ni Michael Jackson, at yung kantang inayawa ni Karen ay naging hit song naman ni Michael Jackson.
Noong 1980, natapos ang album ni Karen, pero sa kasamang palad, tila ba na pagkaisahan ito ng lahat? Inayawan ito ng A&M Records at ng kapatid nito na si Richard. Tapos ganun din ang nanay nitong si Agnes. Ayaw nitong magka-album si Karen nang hindi kasama ang kapatid na si Richard. Kaya ang nangyari mga idol, hindi ito na i-release na ayon sa balita, si Karen mismo umano ang nagpa-cancel ng release nito. Ganun pa man mga idol, halata namang labag sa kalooban ni Karen ang pagpapa-cancel ng album niya. Kalaunan kasi mga idol, isinawalat ng mga kasamahan niya sa pagre-record ng album na ito kung gaano kagusto ni Karen na ma-release ang album na yon. Hindi rin naman kasi biro ang pagbubuo ng isang album mga idol. Inaabot ito ng ilang buwan. Nakakainis yung nanay ano mga idol. Favorite kasi nito si Richard mga idol. Mula pagkabata, lahat ng moves ng ginawa ng pamilya ay para sa karera ni Richard. Maraming website ang nagsasabi na wala itong pakialam sa kung ano man ang karera ni Karen. At ang masama pa, hinayaan din ni Karen na kontrolin ang buhay at emosyon niya ng kanyang ina. At hinayaan din ito na kontrolin ng kapatid niya ang kanyang sariling karera. So yun nga mga idol, matapos ang malaking disappointment ni Karen sa kanyang album, ay nakilala naman ito ang isang handsome at successful na real estate developer na si Tumbo. Boris. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Ang problema lang mga idol, bago pa man ikasal, pinirahan lang nito si Karen. Tapos, hindi rin nito pwedeng bigyan ng anak si Karen. Inilihim kasi ni Tom Boris kay Karen na sumailalim na pala ito sa vasectomy. Parehas ito mga idol ng pagpapalaygate ng isang babae. Sa madaling salita, wala na itong kakayahang mag-anak na nung panahon na yon, siyang gustong-gusto ni Karen na magkaroon. Gustong-gusto nito na magkaanak. Umiyak umano si Karen sa inang si Agnes para sabihing ayaw na nitong magpakasal. Pero alam mo ba idol kung ano ang isinagot ng ina? You made your bed, Karen. Now, you have to lie in it. So gaya ng dati at laging ginagawa ng dalaga, sinunod naman ito ang ina. Nagkaroon ng kasalan pero tulad ng kanyang solo album, isa din itong napakalaking disappointment para kay Karen dahil matapos ang dalawang taon, naghiwalay din ang mag-asawa. Ayon sa isang biographer, kung sinuportahan lang umano ng kapatid at ina nito ang solo album ni Karen, hindi umano ito magmamadaling makakita ng lalaking papakasalan. Idinagdag pa nito na ang solo album at ang kasal na nangyari ay ang pinakamatinding pangyayari na nagpalala ng depresyon at kawala ng tiwala sa sarili ni Karen. Noong 1980, nagdesisyon si Karen na gumawa ng panibagong album kasama ang kapatid na si Richard na noon ay nakarecover na sa kanyang addiction. Nabuo nila ang album na Made in America na kanilang pang-sampung studio album na na-release noong June 1981. Ito mga idol ang pinakahuling album na magkasama ang dalawa. Matapos kasi ang mga tours at projects para sa promotion ng album, nagpatingin si Karen sa isang psychotherapist na si Steven Levenkron. Ito ay para sa therapy ng kanyang eating disorder. Ganun pa man, napansin ni Richard ang hindi magandang kondisyon ni Karen dahil sa hindi maayos na performance nito. Tinawag nitong worthless ang ginagawang therapy ng doktor nito kay Karen. September 1982, tinawagan ni Karen ang kanyang doktor dahil sa hindi normal na tibok ng puso nito at nakakaramdam din ito ng matinding pagkahilo. Dito, na-admit sa ospital si Karen at sa tulong ng intravenous drip nakakuha si Karen ng karagdagang timbang na 14 kilo sa loob ng 8 linggo. Kung kaya naman, lumabas na ito ng ospital at sinabing okay na ang kanyang kalagayan. Noong January 11, 1983, sumali si Karen sa photo session ng celebration ng 25 years ng Grammy Awards. At ito na ang pinakahuling pagkakataon na nakita ng publiko si Karen. Noong February 1, 1983, nakita pa si Karen at Richard para pag-usapan ang mga sunod nilang plano at mga projects. Tapos umuwi muna si Karen sa bahay ng kanyang mga magulang noong February 3. At noong sumunod na araw, dito na siya nakitang nakahiga sa sahig at wala ng buhay. February 8, 1983, inihatid na sa huling hantungan si Karen na dinaluhan ng pamilya, mga kaibigan at libong kataong mga tagahanga. Kung may isang tao man na hindi nagpunta o naglabas man lang ng tribute para kay Karen ay ang kanyang asawa. Na nung mga panahon na yon ay hindi pa natatapos ang pirmahan sa diborsyo ng mga ito. October 12, 1983,
Nakatanggap ang Carpenters ng star sa Hollywood Walk of Fame na tinanggap ni Richard at nanay nitong si Agnes. Inirelease din ang panglabing isang studio album na Voice of the Heart noong October 18, 1983 na naglalaman ng huling dalawang kanta na inirecord ni Karen. Pagkatapos nito, nagpatuloy pa rin si Richard mga idol at nakapag-release pa ng tatlo pang album sa pangalan ng Carpenters. Ang An Old Fashioned Christmas noong 1984, Loveliness noong October 31, 1989 at As Times Goes By noong 2001. Sa kabuuan mga idol, nagkaroon sila ng 14 na studio albums, 2 live albums, 16 na compilation albums, 3 video albums, 3 soundtrack albums, 1 tribute album at 49 na singles. Noong October 8, 1996, makalipas ang 13 taon ng pagkamatay ni Karen, ay saka inirelease na kanilang record label at ni Richard ang solo album ni Karen, ang parehas na album na hindi nila pinayagan nung nabubuhay pa ito. Ewan ko lang mga idol, pero ano pa bang silbi? Bakit nag-intay pa ng 13 taon? Tribute ba nila ito para bigyan ng karangalan si Karen? O para lang dagdagan ng pera ang kanilang sariling bulsa? Ikaw idol, ikaw na ang humusga. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.